Magandang araw sa inyo mga bata! Kamusta na kayo? Ako si Teacher Joy ang inyong guro para sa araw na ito. Halina at samahan niyo ako sa isang masayang talakayan. Bilang panimulang gawain, bilugan ang mga bagay na ginawa ng Diyos at ikaw naman ang hindi. Magaling! Ganito rin ba ang sagot ninyo? Kung ganon, tama kayo. Ano-ano ang mga bagay na ginawa ng Diyos? Tama! Ang mga bagay na nilikha ng Diyos ay buwan, bundok, mga hayop at kagubatan. Ano ang kulay ng mga dahon ng puno? Magaling! Kulay verde. Ano naman ang kulay ng bundok? Magaling! Kulay tsokolate. Ano ang hugis ng mga bundok? Magaling! Hugis cone o tatsulok. Ang kagubatan ba ay ginawa din ng Diyos? Tama! Ito ay ginawa din ng Diyos. Sa palagay ninyo, ano-ano kaya ang makikita sa kagubatan? Mga puno at iba't ibang uri ng hayop. Tama! May mga kulay din ba ang mga ito? Tama! Ang mga ito ay may kani-kaniyang natatanging kulay. Ano-ano naman ang mga bagay na hindi ginawa ng Diyos? Magaling! Mga sasakyan. Sino-sino ang gumawa nito? Mahusay ang mga tao. Paano mo ilalarawan ang mga tao? Magaling! Ang mga tao ay malikhain. Ang mga salitang naglalarawan na inyong nabanggit ay halimbawa ng anong uri ng salita? Tama! Ito ay halimbawa ng pandiwa. Dapat ba nating pahalagahan ang lahat ng nilikha ng Diyos? Tama! Dapat natin itong pahalagahan. Ngayon naman, mga bata, pagmasdang mabuti at suriin ang larawan. Sagutin ang mga tanong batay sa larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama! Sila ay nagdarasal. Kanino sila nananalangin? Magaling! Sila ay nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Ano ang mga bagay na ipinagdarasal nila? Tama! Maging malusog at gumaling ang mga taong may sakit ng COVID-19. Ano-ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos? Mahusay! Ang lahat ng sagot ninyo ay tama. Paano mo ipinapakita ang iyong pananalig sa Diyos? Magaling! Sa pamamagitan ng pagsimba, pagdarasal, at paggawa ng mabuti. Sa pagkakataong ito, may mga pangyayari ba sa iyong buhay na ipinagkaloob o dininig ng Diyos ang iyong panalangin? Ibahagi ang iyong karanasan sa pamamagitan ng pag-send ng video sa guro. Sa kasalukuyang panahon na nararanasan natin hanggang ngayon, ano sa palagay ninyo ang hinihiling o dinarasal ng karamihan sa ngayon? Tama! Hiling ng bawat isa na mawala na ang nakahahawang sakit. Kung halimbawang nawala ang isa sa mahal natin sa buhay, dapat ba tayo magalit o magtampo sa Diyos? Tama! Hindi tayo dapat na magalit at magtampo. Ano ang dapat nating gawin? Mahusay! Dapat tayo manalangin at humingi ng gabay sa Diyos. Ngayon naman, basahin ang kasabihang nasa kahon.
nasa Diyos ang awa, nasa tawang luwa. Ano ang ibig sabihin ng kasabihan ito? Mahusay, ang lahat ng sagot ninyo ay tama. Upang malinangpa ang iyong kaalaman, ating isagawa ang gawain ito. Basahin at unawain ang mga sitwasyon. Ipakita ang thumbs up kung ito ay nagpapakita ng pananalig sa Diyos at thumbs down kung hindi. Bilang isa, si Bert ay madalas pumunta sa simbahan para manalangin at humingi ng gabay sa Diyos. Tama! Thumbs up! Pangalawa, hindi iniisip ni Jake ang pagod sa trabaho dahil alam niya na may Diyos na nagbibigay sa kanya ng lakas araw-araw. Tama! Thumbs up! Ikatlo, madalas bigyan ni Alice ng pagkain ang pulubi na dumaraan sa kanilang bahay dahil ito ay nakalulugod sa Diyos. Mahusay! Thumbs up! Ikaapat, hindi pinapansin ni Dennis ang kanyang kaklase dahil sila ay magkaiba ng relihiyon. Tama! Tumpa! Thumbs down! Ikalima, hindi nawawala ng pag-asa si Susan na makakaahon ng kanilang pamilya sa kahirapan basta't maging masipag siya at manalig sa Diyos. Magaling! Thumbs up! Para sa ating susunod na gawain, hanapin sa Hanay B ang angkop na salita sa bawat pangungusap na nasa Hanay A. Una, may pananalig si Kiko na mananalo siya sa paligsahan sa pagkanta sa kanilang paaralan dahil sapat lang na nagmumula sa Diyos. Mahusay, titik C. Gabay. Ikalawa, patlang ni Jake ang patuloy na paggaling ng mga taong tinamaan ng sakit na COVID-19. Mahusay, titik E, ipinagdarasal. Ikatlo, malakas ang patlang ni Mika na makakapasa siya sa pagsusulit dahil nag-aaral siya ng kanyang aralin at nagdarasal bago matulog. Tumpak, titik A, pananalig. Ikaapat, ipinagdarasal ni Faye na makakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral kaya patlang siya ng mabuti. Mahusay, titik B, nag-aral. Ikalima, sa paggawa ng patlang sa kapwa ngayong panahon ng pandemya ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating Diyos. Tama, titik B, mabuti. Dumako naman tayo sa pagsasagot ng inyong Learner's Activity Sheet Week 1 gawain bilang 3 bilang 11 hanggang 15. Sagutan ng chart sa ibaba. Lagyan ng check ang column ng masayang mukha kung tama ang isinasaad ng bawat pangungusap. At check sa malungkot na mukha kung mali. Gawin ito sa loob ng 3 minuto. Handa na ba kayo? Sige, simulan niyo na. Bilang isang Pilipino, paano natin ipapakita ang pananalig sa Diyos? Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging relihiyoso, kaya maraming paraan kung paano natin ipapakita ang ating pananalig sa Diyos. Maaaring sa pamamagitan ng pagsisimba, pagsasabuhay at magsunod sa kanyang mga utos, pagpapasalamat sa kanyang mga biyaya, pakikipagkapwa-tao at paghingi ng tawad o kapatawaran sa mga nakagawang kasalanan.
inyong huling gawain, isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi. Gawin ito sa loob ng 3 minuto. Handa na ba kayo? Sige, simulan niyo na. Ganito ba ang inyong naging sagot? Kung ganon, tama kayo. Para sa inyong karagdagang gawain, magsusulat ang mga bata sa kanilang kwaderno, journal o portfolio ng kanilang nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Nauunawaan ko na, nabatid ko na, isusumite sa guro ang inyong mga sagot. Oh, mga bata, nawa ay marami kayong natutuhan sa ating training. Hanggang sa muli, ako si Teacher Joy